kagabi kausap namin yung mga taga-UP, na research group din, hindi rin maganda yung mga numero ang tinitingnan nila sa darating na mga dalawang linggo. Ano nakikita niyo, Professor Guido? Well, yung narinig ko rin yung projections nila na 20,000, kasama rin naman yan sa ano, yes, projections namin. Mukhang likely kasi ngayon nasa 10,000 na tayo. Yes. So, magdodoble lang siya, 20,000. Ngayon, 40,000, medyo pag-aaralan pa natin kung maabot yung ganyang level kasi you know, ang concern ka lang, limited yung testing natin eh. Hindi, yes, natin siya nasa-scale up ng malawakan. What do I mean? Nung peak ng Delta Surge, 70,000 tests lang na gagawa natin kada araw. So, we have to augment that with antigen testing. Yun naman talaga yung ginagawa natin ngayon. Marami ng antigen testing yung kinukuha nila. But the point is, pag nag-exceed na tayo ng 50% positivity rate, parang sobrang taas na yun. Ngayon nga, nasa 40% positivity rate na tayo sa Metro Manila. Sobrang dami nun. Ibig sabihin, pag may 100 nagpapatest, 40 positive. Halos kalahat yun eh. Kaya concerning talaga itong mga numbers na sinasabi natin, na nakikita natin. Alam ko karamihan na mild, pero ganoon rin yung sinasabi ng mga experts sa ibang bansa, sa US, sa UK. Kahit na karamihan ay mild, pero kung kunyari sa US, 1 million yung new cases nila. Sa US, umabot ni sila isang araw, 1 million. Nakakatakot naman yung 3 million natin, parang tatlong araw lang sa kanila. So kung nako 1 million cases ka per day, kahit mababa yung percentage ng severe and ng critical, marami pa rin yun. So yun yung concern. Yeah.